No bake assorted coconut macaroons. Ube, pandan, and plain macaroons. Wow. Tara na, simulan na natin ang paggagawa. Una, maglagay tayo ng melted butter. Sumunod, maglagay tayo ng ating asukal. Halu-haluin lang natin. Hanggang sa ito ay ma-mix. Ilagay na natin ang 4 na pirasong itlog. Halu-haluin ito hanggat mawala ang buo-buo. Bilisan ang paghahalo na parang hand mixer para hindi mainip ang mga nanonood. Paghalo na, ilagay na natin ang ating condensed milk. Ayan, 1 can condensed milk po ang inilagay ko. Pwede rin kayo maglagay ng 1 can na evaporated milk pero mag-a-add po tayo ng ating sugar. Trivia muna tayo guys, alam nyo ba na ang macaroons at macaroni ay magkaiba? Oh, joke yun ha? Isang trivia pa guys, alam nyo ba na ang macaroons ay nagsisimula sa letter M? Tama na guys. At yan, ilagay na natin ang ating desiccated coconut. Sunod, ilagay na natin ang ating flour or flour. Next, baking powder, salt. Halu-haluin lang natin ng maigi. Alam nyo ba guys, nung first time kong gumawa nitong macaroons, ang nilagay ko is yung sapal ng niyog. So, nung tinaray namin, maayos naman yung lasa niya. Kaso, dahil sapal lang nga siya, hindi mo masyadong malasahan yung coconut talaga. Ngayong nahalo na natin, ang ating mixture, i-separate na natin siya sa tatlo. Kasi mag-a-add tayo ng iba't ibang flavor. Merong natural na macaroons, meron din namang ube flavor, meron din naman tayong pandan flavor. Ngayon, ang nilalagay ko ay ang ating pandan. Sunod, ang ating ube. Nga pala guys, nung isang araw naglakad-lakad ako. Pagpunta ko ng Manila Supermarket, nakita ko yung presyo ng ube extra na dating 1080 na lang, ngayon is 5 dirham, 2. So ayun, binili ko kasi meron din naman akong gatas na malapot sa bahay, meron din naman akong desiccated coconut, kaya naisip kong gumawa ng macaroons. Kaya guys, pag may naka-sale, bilhin nyo na, baka kasi biglang magbago yung parang jowa nyo. At yan, ilagay na natin sa ating molder yung mga mixture na ginawa natin. Mas mainam na gumamit na mas malaking liners. Mas malaki kaysa sa ating molder. Oy, wag nyo kong gayahin. Wala po kasi akong makita sa supermarket na mabibilhan ng mas malaking liner. Ayan lang po ang available. Alam nyo ba guys, maganda rin itong pagkakitaan. Lalo na sa mga namumblema dahil kailangan itong i-oven. Ito ay no-bake macaroons. Ang kailangan nyo lamang ay may laman ng inyong gasol para maluto ito. At napakamura lang talaga ng mga ingredients na gagamitin nyo. Tiyak na nakikita kayo
at masasarapan pa ang mga bibili sa inyo. At yan, simulan na nating i-steam. Panigaraduhin na nakapagpakulo na tayo ng ating tubig bago natin ito ilagay. Takloban na natin. Bilisan na natin ang pag-i-steam kasi baka mainip kayo. At ayan, luto na ang ating macarons. Para malaman kung ito ay luto na, tusukin ito ng ating toothpick. Ayan, i-cool down muna natin ito bago natin alisin sa ating molder para hindi ito masira. At yan, ready to pack na ang ating assorted macarons. I-check na natin kung ito ay makunat. Dapat kasing kunat ito ng tropa mong lakas maggaya sa inuman pero hindi naman nag-aambag. Let's eat! Thank you for watching! God bless us all! See on the beat.